Hello mga kapiloto, magandang araw po. Ito po yung ipapakita ko sa iyo yung bagong nabili kong drone, which is DJI Mini 2. So yan po yung nakikita natin is yung drone ko na nabili. So another accessories naman, may papakita ko, yan po is yung manual niya. So yung nabili ko is standard, so medyo incomplete accessories. Yan po is yung screwdriver, kung may maaari pa yung i-repair, yan po gagamitin niya. Yan po is yung mga connector niya for Android and iOS. Yan po is yung propeller, free propeller niya. Yan po ay joystick, yung kabit po sa remote control ng drone. So makikita po natin yan po yung remote control ng drone, which is DJI. Diyan po nakabit yung phone natin, Android or iOS. On po, ilong press po natin yung start button, and then second press po. And then makikita po natin yung joystick niya dyan sa gilid. So kunin natin at saka ilagay natin doon sa kanyang paglalagyan. Twist lang natin. Diyan po lagay natin yung phone natin at saka i-connect sa may connector, or it is Android or iPhone, diyan po. Ito po yung kuha ng drone ko dun sa probinsya. So makita po natin, it is very clear and it's easy to use, like stable po siya at controllable. So maganda po ito para sa mga new beginner. Yan po ang kuha ng drone, maganda po siya. At saka sa pagpili po ng drone, isang tips ko is maganda pag complete accessories. Kasi pag standard, isa lang yung battery ng standard. So pag combo po yung binili nyo, each may tatlong battery at saka isang hub. So masusulit mo na magamit yung drone kasi yung play time niya is more than 1 hour or 1 and 30 minutes yung play time niya. Kasi isang battery is magagamit mo siya 30 minutes per battery. So yan po yung advantage po ng combo, which is pricey siya pero sulit talaga kasi pag standard, isa lang yung battery, 30 minutes mo lang magagamit at saka wala siyang battery hub yung charger niya. So mas maigi kung standard yung bibilihin mo, which is 29,000 yung presyo niya. So yung nabili ko na ito is
standard lang po, kaya naghinayang pa ako na binili ko ito. Kasi bibili pa ako ng bag, bibili pa ako ng mga batteries niya and accessories. So mas maganda pag dumiretso ka ng bibili ng combo DJI Mini 2. So yan po yung tips ko. Pangalawa kong tips naman, sa pagbili ng drone, dapat legit yung store na bibilhan nyo. Example, if sa online, mas worthy ka po na legit yung store nang nasa online na bibilhan mo. So, mas maganda pag sa mall po kayo. Like sa Camera House and other stores na nagbebenta ng mga drone. So, yung sa akin is sa mall po. So, para makasure po kayo na legit at saka original yung unit na bibilhin nyo. Tips number 3, mas maganda pag bibili kayo ng memory card for drone, which is SanDisk, kasi pag gagamitin yung drone na walang memory card na pang drone, is hindi maganda yung kuha ng camera niya o yung video niya, kasi parang nadidistract yung capture niya at saka hindi maganda, low quality talaga yung ano niya. Mas maganda pag merong memory card na pang drone, 128GB, mga SanDisk, Luxor or other brand na pang drone talaga. So yung mga ganyang ano memory card na pang drone, medyo pricey siya, umabot siya ng mga 3,000 or 4,000, ganun, depende po sa brand. Pero makakabili naman po kayo 1,000 or higher than that na maganda na yung quality niya. Pero make sure na original yung binibili nyong memory card, kasi maraming peke ngayon. Tips number 4, kung wala kayong idea sa pagpapalipad ng drone, maaari po kayong magbisita sa YouTube, manood ng mga drone para meron kayong idea paano magpalipad. At saka pag meron ding mga social media which is nagbibigay ng ideas, like sa Facebook, marami pong mga groups and pages na nandun yung mga kapiloto nyo. So, nag-share po sila ng mga ideas paano gamitin at mga tips na dapat mong gawin para mapangalagaan yung drone at saka paano ito gamitin. So, meron din yung mga kapiloto dun. Yan lamang po, and hope you learned something about this video. Don't forget to subscribe to my channel and press the bell button.